Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo po ay makaririnig ng mga talata mula sa sulat sa Tagaypeso. Mapagpalang pakikinig po. Efeso 1. Mula kay Pablo, ang apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Para sa mga hinirang ng Diyos na nasa Efeso at tapat na sumasampalataya kay Kristo Jesus, sumainyunawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritwal at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago palikhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang loob na binigay sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kaalaman, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang ihiwaga ng kanyang kalooban na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Dahil kay Kristo, tayo rin ay naging pag-aari ng Diyos na siyang nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Tayong mga unang umasa sa kanya ay pinili niya upang parangalan ang kanyang kalwalhatian. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo kaya't pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamdan natin ang lubos sa kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kalwalhatian. Kaya nga mula nang nabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Yesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng mga banal, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo tung ipinapanalangin ko kayo. Hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama na ipagkaloob niya sa inyong Espiritu na nagbibigay ng karunungan at nagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo. Kung gaano kasagaan ang pagpapalang nilaan niya para sa kanyang mga banal at kung gaano ang di masumukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihang di iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakilang kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Pinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia. Ang iglesia ang katawan ng kapuspusan ni Kristo at siya namang pumupuno sa lahat ng bagay.